Ang kwento ay naganap noong ika-negatibo 23 siglo. Matapos ang isang insidente sa mga social scientist, ang Earth ay pinapatakbo na ngayon ng mga organisasyong militar. At upang maging isang wastong mamamayan ng Earth, ang isang tao ay dapat maglingkod sa militar. Ang mga hindi sumali ay ituturing lamang na mga sibilyan. Higit pa rito, ang mga mamamayan lamang ang pinapayagang bumoto at magkaroon ng pamilya. Gayon din, dahil sa pagsulong ng agham at teknolohiya, ang mga tao sa wakas ay nakamit ang paglalakbay sa kalawakan at pag-alugad. Iyon ay kapag natuklasan ng sangkatauhan ang isang insectoid species ng alien na tinatawag nilang bugs mula sa planeta ng Klendathu. Simula noon, ang mga tao at mga bug ay patuloy na nakikipagdigma para sa mga teritoryo. Sa isang klase, isang propesor na nagngangalang Emor Raskzak ang nagtuturo sa kanyang mga estudyante tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Tinanong ng propesor ang isang estudyante na nagngangalang Rico kung ano ang pagkakaiba sa moral ng isang mamamayan at isang sibilyan. Ayon kay Rico, tinatanggap ng isang mamamayan ang responsibilidad na protektahan ang kaligtasan ng sangkatauhan sa kanilang buhay, habang ang isang sibilyan ay hindi. Nang marinig ito, tinanong ni Emor Raskzak si Rico kung talagang naniniwala siya sa mga kahulugang ito, na sinabi ng binata na hindi siya sigurado. Pagkatapos ng klase, tiningnan ni Rico at ng kanyang kasintahang si Carmen ang resulta ng kanilang mga pagsusulit sa matematika. Sinabi ni Carmen na ang Fleet Academy ay napakapartikular sa mga marka sa matematika. Kaya, kung nais ng isang tao na makapasok sa kanilang paaralan, kailangan nilang maging napakahusay sa matematika. Pumunta siya upang suriin ang kanya at labis siyang ipinagmamalaki na siya ay nakakuha ng 77% sa pagsusulit. Kapag turon na ni Rico, pumunta si Carmen para makipag-usap sa isang kaibigan. Sinamantala ni Rico ang pagkakataong suriin ang kanyang mga marka sa matematika at natuklasan na mayroon lamang siyang 35%. Pagkatapos, biglang sumulpot ang isang kaibigan niyang nagngangalang Carl at tinukso si Rico para sa kanyang score. Pagkatapos nito, tinanong ni Carl kung ano ang nangyayari kay Carmen. Kung hindi man, may isang babaeng nagngangalang Dizzy na in love kay Rico at laging naghihintay sa kanya. Pero pinaninindigan ni Rico na si Carmen lang ang gusto niya. Pagkaraan ng ilang oras, sinubukan ni Rico ang kanyang kakayahang psychico kay Carl. Magaling na psychic pala si Carl. Sa kasamaang palad, hindi si Rico, ngunit siya ay isang napakahusay na manlalaro ng football sa Amerika. Sa isang laro, kinuha ni Rico ang panalo para sa kanyang koponan. Gayunpaman, ang kalabang manlalaro na nagngangalang Xander ay namamahala na makipagkilala kay Carmen. Nang makitang magkasundo agad sina Carmen at Xander, nagsiselo si Rico. Dahil dito, sa wakas ay nagpasya si Rico na sumali sa serbisyong federal para sa Carmen. Sa bahay, sinubukan siyang pigilan ng mga magulang ni Rico, ngunit determinado siyang sumali. Nang gabing iyon, sa sayaw, naghihintay si Dizzy ng pagkakataon na nakawin si Rico mula sa Carmen para sa isang sayaw. Nililigawan niya ito, ngunit iginiit ni Rico na kaibigan lang ang tingin niya kay Dizzy. Nang makita si Jiraskzak, humingi si Rico ng payo tungkol sa pagsali sa serbisyo. Pinaalalahanan ni Emma Raskzak si Rico na ang pag-iisip ng mga bagay para sa sarili ay ang tanging kalayaan na maaaring magkaroon ng isang tao. Nakita niyang kausap niya si Xander. Nang makita ito, kinuha ni Rico si Carmen mula sa kanya at sumayaw ang dalawa. Habang sumasayaw, sinabi ni Rico sa kanya na sasali siya sa Federal Service. Nang marinig ito, nakaramdam ng saya si Carmen para sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Rico na mag-sign up sa kanya at kay Carl sa susunod na araw. Sa opisina ng pagpaparehistro, nag-sign up si Rico para sa Mobile Infantry, habang gusto ni Carmen na maging isang piloto. At pumasok si Carl sa Intelligence Division. Bago sila maghiwalay ng landas, nangako si Rico, Carmen, at Carl na palagi silang magkaibigan kahit anong mangyari. Sa bahay, muling nakipagtalo si Rico sa kanyang ama tungkol sa pagsali niya sa Mobile Infantry. Ang kanyang ina ay mahinahong nakikipag-usap sa kanya, sinabi na ang pagsali sa militar para sa isang babae ay hindi karapat-dapat. Nang marinig ito, nagalit si Rico. Sa huli, pinutol siya ng kanyang ama sa kanyang pera at umalis si Rico ng bahay na walang dala kundi ang kasalukuyang suot niya. Pagkatapos, sa departure station, nagpaalam si Rico at Carmen. Nangako ang dalawa na lagi silang magsusulat ng liham sa isa't isa. Sa training camp, kung saan nakilala ni Rico at ng iba pang mga recruit ang kanilang senior drill instructor, Sergeant Zim. Gustong subukan ang mga kakayahan ng mga recruit, nagtanong si Zim kung may gustong subukang ibaba siya. Isang nag-recruit ng mga voluntaryo at nabalian ng braso ni Zim. Kaya lang, biglang dumating si Dizzy at nagpakilala kay Zim. Nagre-request pala siya na malipat sa unit ni Zim para makasama si Rico. Pagkaraan ng ilang oras, habang tanghalian, tinawag ni Rico ang isang recruit na nagngangalang Ace para sa pagputol ng linya. Pero sa halip na mag-away, naging magkaibigan si Rico at Ace pero magkaribal din para sa posisyon ng squad leader. Habang nasa shower, ibinahagi ng mga recruit ang kanilang mga dahilan kung bakit sila sumali sa serbisyo. Pero kapag si Rico na, ayaw na niyang pag-usapan.
Kaya lang, dumating si Desi, at sinabi sa lahat na sumasali si Rico sa serbisyo, dahil sa isang babae. Pagkarinig nito, tinutukso nilang lahat si Rico sa pagiging loverboy. Pagkatapos, nirecord ni Rico ang isang video ng kanyang karanasan sa kampo para ipadala sa Carmen. Sa panonood ng video, masaya si Carmen nang makitang napakaraming kaibigan ni Rico. Pagkatapos, nagpapatuloy siya sa pagsasanay sa paglipad kasama ang kanyang mga co-trainees. Nang maglaon, nakilala niya si Xander at nalaman na isa na itong assistant instructor. Maayos na ang kalagayan ni Carmen at nagawa na niya ang kanyang pangalan sa Fleet Academy. Samantala, ganoon din si Rico sa Mobile Infantry. Gamit ang kanilang kaalaman sa American football, pinamamahalaan ni Rico at Dizzy na kunin ang panalo para sa kanilang koponan sa pag-capture ng flag exercise. Nang makitang may potensyal si Rico, itinataguyod siya ni Zim bilang isang squad leader para mas subukin ang kanyang mga kakayahan. Sa barracks, nakatanggap si Rico ng isang mail call mula kay Carmen. Bagamat masaya ang simula, sinabi ni Carmen na gusto niyang makipaghiwalay kay Rico sa huli. Ito ay dahil gusto niyang ituloy ang karera sa paglipad, at natatakot siya na wala na siyang oras para kay Rico. Si Rico ay labis na malungkot at nagiging emosyonal na hindi matatag, na direktang humantong sa kanya sa isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, nakikibahagi ang squad ni Rico sa isang fighting simulation kung saan gagamit sila ng mga live ammunition. Ang isa sa mga kasamahan ni Rico ay may problema sa helmet at hiniling niya sa kanya na tanggalin ito para ayusin. Sa proseso, aksidenteng nabaril ng isa sa mga recruit sa ulo ang teammate. Dahil dito, nagbitiw ang recruit dahil sa kasalanan at na-relieve si Rico sa kanyang squad command duty. Bukod sa demotion, pinaparusahan din si Rico na sumailalim sa flagellation sa pamamagitan ng latigo. Ang titulo ng squad leader ay ililipat kay Ace. Samantala, sa barko, gusto ng kapitan na opisyal na magsama sina Carmen at Xander at sumali sa mga tripulante. Sa oras na ito, nagsisimula ng magkaroon ng relasyon si Carmen kay Xander. Maghahalikan na ang dalawa nang maputol sila nang bigla ang pagbabago ng gravitational pull. Sa pag-scan, natuklasan nila na ang isang asteroid mula sa Arachnid Quarantine Zone ay mabilis na papalapit sa kanila. Nagagawa nilang iwasan ang asteroid sa pamamagitan ng paggamit ng emergency evasion, ngunit dumiretso ito sa Earth. Pagbabalik sa Mobile Infantry, si Rico ay nagbitiw sa serbisyo. Sinubukan siyang kausapin ni Desi tungkol dito, ngunit napagtanto niya na pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi siya akma para sa serbisyo. Lalo na't sumama siya para lang kay Carmen. Sa sandaling iyon, tumawag si Rico sa bahay upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na uwi siya. Gayunpaman, ang kanilang tawag ay naantala ng pagkagambala ng signal. Sa lumalabas, ang asteroid na ipinadala ng mga bog ay tumama sa kanilang bayan at pumatay ng milyon-milyong tao. Ang masaklap pa nito, kabilang sa mga nasawi ang mga magulang ni Rico. Dahil sa insidente, nagpa siya ang Federal Council na ganap na alisin ang mga bog sa Klandatu. Sa sandaling ito, nagbago ang isip ni Rico at nagpa siyang manatili upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Ayaw siyang payagan ng Commander-in-Chief na bumalik sa serbisyo dahil formal na siyang pumirma ilang minuto lang ang nakalipas. Ngunit pumasok si Zim at pinunit ang resignation letter ni Rico sa harap ng Commander. Samantala, ang isang patalastas mula sa Military Intelligence Division ay nagpapakita kung paano maayos na patayin ang mga bug. Ayon kay Carl, na ngayon ay isa sa mga nangungunang mananaliksik, ang pag-target sa ugat ng nerbiyos ng bug ay maaaring tuluyang patayin ito. Ang eksena ay nagbago sa Fleet Battle Station Ticonderoga, kung saan ang isang live na broadcast ay nagpapakita ng paghahanda ng Mobile Infantry upang salakayin ang Klandatu. Si Rico at ang iba ay nakapanayam at lahat sila ay sabik na patayin ang mga surot. Nang maglaon, nagulat si Rico nang makita si Carmen, at pagkatapos ay pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang relasyon. Iginiit ni Carmen na ginawa niya ang sa tingin niya ay pinakamahusay para sa kanila. Saktong dumating si Xander, naintindihan naman agad ni Rico ang nangyayari sa pagitan ni na Carmen at Xander. Aalis na si Rico para maiwasan ang anumang sigalot ngunit hindi maganda ang pagsasalita ni Xander tungkol sa Mobile Infantry. Dahil dito, nag-away ang dalawa, ngunit pinigilan sila bago pa ito lumala. Pagkatapos ay dumiretso si Rico at ang kanyang squad upang magpatatoo upang ipahiwatig ang kanilang layunin na lipulin ang mga bog. At pagkaraan ng ilang oras, lumabas silang lahat sa Klandatu. Gayunpaman, bago pa man lumapag sa planeta, ang mga sundalo ay inaatake na ng isang light plasma. Ginagawa ni na Carmen at Xander ang kanilang makakaya iwasan ang mga pag-atake, ngunit tinamaan pa rin sila. Kapag ang mga sundalong nakaligtas sa mga unang pag-atake sa himpapawid ay dumaong sa planeta. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nag-set up ng kanilang counterattack. Sa malapitan, nakikita nila na ang mga light plasma ay nagmumula sa mas malalaking bog. Sinimulan nila ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng pagnuking ng malalaking bog na kumukuha ng mga light plasma. Pagkatapos, naniningil silang lahat at nagsimula ang isang todo digma sa pagitan ng mga tao at mga bog.
Gayunpaman, nang makita ang kanilang mga kasamahan na brutal na pinatay ng mga surot, ang mobile infantry ay umatras, at ang reporter na nagko-cover sa dapat na pagsalakay ay napatay din bagamat iniligtas ni Rico at ng kanyang squad ang kameraman, hindi pa rin siya tumitigil sa pagre-record. Ito ang dahilan ng buhay ng kameraman at isa pang squad member ni Rico. Nagalit si Rico at hindi tumitigil sa pagbaril hanggang sa mapatay niya ang Bob. Sa kasamaang palad, bago ito mamatay, nasugatan ng surot si Rico sa kanyang binti, na hindi nakatakas sa kanya. Mas masahol pa, mas maraming mga bug ang dumarating sa kanya. Kinaumagahan, ang Eskaywa Marshal na nagbigay ng utos para sa pag-atake, ay nagbitiw dahil sa kanyang kapabayaan na mangulekta ng tamang intel bago maglunsad ng pag-atake. Inilatad ng bagong Eskaywa Marshal na pinangalan ng Tahat ang kanyang bagong diskarte sa pagharap sa mga bug. Ayon sa kanya, upang matalo ang bug, dapat nilang maunawaan ang mga ito. Iminumungkahi ng isang siyentipikong militar na dapat mayroong isang kaste ng pamumuno ng mga isipan ng hugad sa lipunan ng bug. Sa kabilang banda, pinamamahalaan ni Carmen at ng kanilang mga tauhan na makaligtas sa pagtama sa kalawakan. Pagbalik sa istasyon, nakita nila ang mga sugatan at namamatay na mga mobile infantry na sundalo. Nang makita ang listahan ng mga nasawi, hinanap agad ni Carmen ang pangalan ni Rico. And to her shock, patay na si Rico. Pagkatapos, nalaman na nakaligtas talaga si Rico. Siya ay kasalukuyang ginagamot sa isang pasilidad kung saan. Lumalabas na si Girasksak, na sumali sa serbisyong pederal sa kalaunan, at naging tenyente ng isang hiwalay na unit, ay nagligtas sa kanya. Nandoon din si Nadezi, at Is, at ginising nila si Rico para sabihing patay na siya. Sa oras na ito, tinatawanan lang ito ni Rico, Dizzy, at Ace. Nang tuluyang gumaling si Rico, sumali silang tatlo sa unit ni Rasksak na tinatawag na Rovnex. Nang dumating si Rasksak, sinabi niya sa lahat na sila ang may tungkuling linisin ang mga bug sa bawat planeta sa paligid ng Klenda 2. Kinabukasan, ang Rovnex ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. Pagkatapos pambubomba sa mga surot mula sa himpapawid. Nagsimula silang maghanap ng mga butas ng bug upang magnuke. Maayos ang takbo ng lahat para sa unit hanggang sa lumitaw sa lupa ang isang dambuhalang bog na tinatawag na tanker. Umatras ang mga sundalo habang nagpapaputok ng apoy ang tanker mula sa antena nito. Nakuha ni Rico sa ibabaw ng bog at bumunot ng butas sa balat nito. Pagkatapos ay bumagsak siya ng granada sa sugat at tumalon mula sa tanker, pinatay ito. Nagsaya ang lahat habang tinatanggal ni Rico ang napakalaking bog. Nang makita ito, itinataguyod ni Rasksak si Rico bilang kanyang korporal. Binati siya ni Nadezi at Ace. Noon lang, ginawa na ni Rico si Dezi na pinuno niya ng squad. Later that night, may celebration na ang mga Rovnex. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng moments together si Rico at Dezi. Pero naputol ang kanilang sexy time nang si Raskza inaalerto ni Kay si Rico tungkol sa distress call na natatanggap nila. Buti na lang at nang makita ng tenyente na kasama ni Dezi si Rico, binibigyan niya sila ng sapat na oras para tapusin ang kanilang ginagawa. Kinabukasan, pumunta sila sa Planet P kung saan nanggaling ang tawag sa pagkabalisa. Doon, inatake ang sarhento ng lumilipad na surot. Upang mabilis na matapos ang kanyang pagdurusa, binaril ni Rasksak ang sarhento. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang unit na gawin din ito para sa kanya kung sakaling mahuli siya ng mga bug. Dahil sa bigla ang pagkawala nila, na-promote si Rico bilang sarhento. At inutusan siya ni Rasksak na pamunuan ang kuponan. Pagdating sa base sa PI, wala silang nakita, kundi patay at putol-putol na mga katawan. Pagkatapos, may nadiskubre si Dizzy na nakakatakot. Ipinakita niya sa lahat ang isang bangkay na may butas sa ulo. Pagsusuri dito, napagpasyahan nila na sinipsip ng surot ang utak ng kawawang lalaki. Then all of a sudden, may narinig silang ingay na nagmumula sa isang tool cabinet. Pagbukas nila, nakita nila ang isang paranoid na general na nagngangalang Owen. Pagkatapos, inihayag ni General Owen na bago sipsipin ang utak ng kanyang sundalo, kinokontrol ng surot ang sundalo na tumawag sa punong tanggapan. Iyon ay kapag napagtanto nila na ang tawag sa pagkabalisa ay isang bitag. Sa sandaling iyon, libu-libong mga bug ang nagsimulang umatake sa kanila. Ang Rovnex unit ay gumagawa ng kuta sa base at nakaharap sa mga bug. Gayunpaman, ang mga lumilipad na surot ay sumali sa paglaban na ginagawang mas mahirap para sa mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kanyang mahusay na mga kasanayan, pinamamahalaan ni Rico na ibagsak ang isa sa mga lumilipad na bug. Ngunit dumiretso ito kay General Owen, aksidenteng napatay siya. Sa gitna ng laban, inutusan ni Rasksak si Rico na tawagan ang punong tanggapan para sa tulong, at siya ay napanatag nang malaman na si Dezi ay nakakonekta na sa kanila, at si Rico ay humingi ng pagkuha sa lalong madaling panahon. Sa labas, mas maraming mga bug ang darating at ilang oras na lang bago sila ma-overrun. Nang ipaalam ni Rico kay Rasksak na darating ang tulong, inutusan ng tenyente ang unit na muling magsama. Maya-maya pa, dumating na ang airship na pinapilot ni Carmen, at si Xander ay nagbigay ng takip sa mga sumasakay na sundalo. Pagkatapos ay biglang may lumabas na tanker sa ilalim nila, at napunit ang binti ni Rasksak.
Nang walang ibang pagpipilian, tinupad ni Rico ang kanyang pangako at mawaing pinatay si Razak. Nagawa ni Dizzy na patayin ang tanker sa pamamagitan ng paghahagis ng granada sa bibig nito, ngunit nasaksak siya ng isa pang bug bilang kapalit. Tinanggal ni Rico at Ace ang bug at tinulungan siyang makapasok sa barko. Sa sandaling ito, ang barko ay lilipad palabas ng planeta. Sa kasamaang palad, si Dizzy ay sumuko sa kanyang mga sugat at namatay. Sa sabungan, sinabi ni Xander kay Carmen na pinasakay nila si Rico. Sa sandaling yon, lumapit si Rico sa kanila at inutusan ang pagbobomba sa Planet P nang makita siyang muli. Hindi makapaniwala si Carmen sa kanyang mga mata, ngunit masaya pa rin siya na buhay siya. Sa kabaligtaran, hindi natutuwa si Rico dahil marami na siyang nawalang sundalo. Ang kanyang kahilingan ay tinanggihan din dahil ang Eskewa Marshall ay may iba't ibang mga plano para kay P. Sa istasyon, si Rico at ang iba pa ay nagbigay ng respeto kay Dizzy at inilabas ang kanyang kabaong sa kalawakan. Maya-maya, dumating si Carl, na ngayon ay isang koronel, at muling nakipagkita kay Rico at Carmen. Humingi siya ng paumanhin kay Rico sa pagpapadala ng Ronex unit sa PE, ipinaliwanag niya na kailangan nilang makatiyak na mayroong brain bug sa planeta. Sa makatuwid, napipilitan silang ipadala ang Ronex kahit na napakababa ng survivability rate. Ngunit dahil kinumpirma na nila ang pagkakaroon ng brain bug, makakapagtakda na sila ng misyon para makuha ito. Pagkatapos ay itinataguyod ni Carl si Rico bilang bagong tenyente at pinuno ng Ronex. Pagkatapos, bumalik sila sa Planeta P kung saan nakilala ni Rico ang mga bagong miyembro ng Ronex. Habang tinatanggap sila ni Rico, nagsimulang mag-shoot ng mga light plasma ang mga bug sa kalawakan. Sa sandaling ito, ang barko ng mga tauhan ni Carmen ay direktang tinamaan at napunit sa kalahati. Dahil dito, inutusan sila ng kapitan na iwanan ang barko at lumikas. Sa kanilang pagpunta sa rescue deck, ang kapitan ay napadpad at naipit ng isang selyo ng pinto. Sinubukan ni Carmen na tulungan siya. Ngunit inutusan siya ng kapitan na iligtas ang sarili. Nagpatuloy sina Carmen at Xander sa kanilang paglalakbay at pinamamahalaang makataka sa pamamagitan ng isang pod. Samantala, ipinaalam ni Ace kay Rico ang nangyari sa barko kung nasaan si Carmen. Bigla nilang na-intercept ang radio call ni Carmen para humingi ng tulong at plano ni Rico na magpadala ng team para tulungan siya. Habang bumagsak ang pod sa isang kuweba ng bundok, napapalibutan sina Carmen at Xander ng mga surot. Matapos alertuhan ni Carmen si Rico tungkol sa kanilang lokasyon at sitwasyon, sinimulan nilang labanan ni Xander ang mga bug. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ang mga surot ay nawalan ng kakayahan sa kanilang dalawa. Nang marinig ang kanilang hiyawan sa radyo, kinansela ni Rico ang search party para sa kanila sa paniniwalang patay na sila. Sa halip, inutusan niya ang kanyang unit na ipagpatuloy ang kanilang misyon na hanapin ang brain bug. Ngunit sa katunayan, hindi pa napatay ng mga kulisap sina Carmen at Xander. Biglang naramdaman ni Rico na buhay pa si Carmen. Inutusan niya ang kanyang unit na ipagpatuloy ang misyon, habang si Ace at isa pang miyembro ng orihinal na Ronex na nagngangalang Sugar ay sumama sa kanya sa paghahanap kay Carmen. Kung babalikan sina Carmen at Xander, kinilabutan sila dahil sa wakas ay nagpapakita na ang brain bug. Nang makita ito, pasimpleng inabot ni Xander ang isang kutsilyo kay Carmen. Ang brain bug, kung gayon, ay gumagamit ng kanyang pangil upang sipsipin ang utak ni Xander. Kapag turan na ni Carmen, ginamit niya ang kutsilyo para putulin ang pangil ng brain bug. Atakihin na ng bug si Carmen nang pigilan ito ng brain bug. Ito ay dahil dumating na sina Rico, As, at Sugar at nakita ng bug sa utak ang nook sa kamay ni Rico. Habang dahan-dahang nilapitan ni Carmen si Rico at ang iba pa, umaatras din ang utak. Si Ace, na nagmamasid sa paggalaw ng brain bug, ay inaalertuhan ang kuponan sa labas kung saan ito patungo. Kapag ang brain bug ay nawala, ang iba pang mga bug ay nagsimulang umatake na nasugatan si Sugar sa pakikibaka. Pagkatapos ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-trigger ng nuke para makataka sina Rico, Carmen, at Ace. Nang tuluyang makalabas ang tatlo sa kuweba ng bundok, nakita nilang nagdiwang ang lahat ng mga sundalo. Ito ay pagkatapos ay ipinahayag na ang utak bug ay sa wakas ay nakunan. Lumapit si Carl at binasa ang nasa isip nito. Habang inaanunsyo niya na ang brain bug ay natatakot, lahat ay nagyaya sa tagumpay. Pagkatapos, lumapit sina Carmen at Rico kay Carl. Tinanong siya ni Rico kung siya ang telepatikong nagsasabi sa kanya na si Carmen ay buhay na sinabi ni Carl na classified ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rico na si Zim ang nakakuha ng bug. Nang marinig ito, nilapitan ni Rico ang kanyang dating instruktor at binati siya sa paghuli sa bug at napromote sa pribado. Pagkatapos ng labanan, si Carmen ay napromote sa bagong kapitan. Samantala, kilalang sundalo sina Rico at Ace. Nagsisimulang mag-advertise ang mga organisasyong militar upang mag-imbita ng mas maraming tao na sumali sa mobile infantry, handa na para sa mga paparating na hamon. Ang Starship Troopers ay isang mahusay na futuristic theme na pelikula minus ang lahat ng mga Fletch Future Trope kung isasaalang-alang na ito ay ginawa noong 1990s.
Ang mga espesyal at praktikal na epekto, lalo na sa madugong bahagi, ay maayos din gayunpaman, ang pagtatapos ay parang anticlimactic at biglaan. Matapos ang lahat ng kanilang mga motibasyon, dahil sa mga taong nawala sa kanila sa proseso ng pagkuha ng brain bog, ang pangwakas na pagkilos ay nagtatapos lamang bilang isang rescue operation na may napakababang halaga na nakataya. Anuman, ang Starship Trooper ay isang masayang pelikulang panoorin.